na ilalabas na ni Mattel lahat ng parang napansin niya na kulang ang dala ni Clay ang gamit. Saglit siyang tinignan ng mga nakahilerang ilang piraso ng gamit nito until his brows suddenly fall in one line. "Where are her undergarments?" tanong ni Mateo sa hangin. "Tito Mateo, bakit mo pinapakilaman ang mga gamit ko?" galit na boses ng dalaga sa may pintuan. Napalingon siya at di man lang nabagabag. Namewang pa siya tinaasan to ng isang kilay hanggang makalapit. "Where are your underwears?" prangkang tanong ni Mateo na kagad nagpapula sa mukha nito. Nagpawala ng taray sa mukha niya. Mas marami pa yata siyang damit na dala kaysa rito. "Wala," paiwas na sagot nito sa kanya. "Wala ako na dala except for what I'm wearing." Sinara ni Clay ang pintuan ng closet. "Oh, then get rid of them and wash them so that tomorrow you'll still have something to wear." Relax namang sagot sabay talikod, pero sa totoo ay natatawa siya. Wala yata to sa katinoan habang nag-iimpake, kaya walang nadalang underwear. At mas lalo yata siyang mamamatay sa pagtawa kung puro naman underwear ang nabit-bit nito at walang damit panlabas. "Ano?" Her voice rises. "Hindi mo ba ako bibilhan?" "Hindi. Mas maganda ngang matulog kang walang panty." "Tito Mateo, pautahin mo muna ako, please. Di na kita aawayan, promise." Mabilis tong kumilos at tinarangan siya sa may pintuan. She stood in front of him and looked up at him. Her beautiful swollen eyes are pleading. Nakuha pa nga nitong hawakan ng damit niya at alog-alogin. "Sige na, babayaran ko naman pag uwi eh. Wala kasi akong ATM at wala ring pitaka. Sige na naman." Her voice was way lot sweeter this time, but her hands dropped down accidentally from his abs down to the belt of his pants. Kamuntik pang ni Mateo ang mapigil ang paghinga na mabilis nag-react ang kanyang harapan. "In one condition," he said formally. "What he has in mind is not a decent and not a very good idea, but he's dying to feel her soft petite body pressed against this." Napangiti si Clay at sunod-sunod na naging pagtango. "Hug me." He spreads his arm open. "Tight," he demanded, but Clay is stunned. Makailang beses na kumarap si Clay habang nakatingin kay Mateo. He is so towering over her and standing so close to her, but she's the one who came near to him. She has to remind herself. Nakahawak pa siya na parang bata sa waistband ng pantalon nito. Tila ba natabunan ng isang truck na tutuloy ang tenga niya nang sabihin ni Mateo ang yakapin niya, kapalit ng pagpapautang sa kanya ng pambili ng underwear. "You mean, hug you? Tight?" She swallowed. She's sure that Mateo is not a dangerous guy, but her heart is accelerating again, and it is not because of fear. It's because of awkwardness. "Yeah." He threw back his head and shut his eyes close. "Faster." But parang wala pa man lang ay nag-e-enjoy na ito. Para tong nakakain na masarap na pagkain sa tingin ni Clea. "Huwag mo nga akong lukohin, tito." Napapiksi siya at nigugulit ang belt na suot nitong pantalon. She heard a loud growl as a response from him. "No kidding. No hug, no underwears." He smirks naughtily. "Buisit ka?" Inis na nalukot ang mukha ni Clea na parang inararo ng manok. For the sake of her underwears, she needed to hug him. Yun na lang ang iniisip niya para matapos na. Wala naman mali siya yun para sa kanya at ito ang kauna-unahang tao na hindi niya kinatatakutan to the fact that he is a guy. Tsaka nakakatuwa rin ang presence nito para sa kanya dahil kahit paano hindi niya masyadong iniiyakan ang pagkawala ng kanyang lola. "Konti lang ha?" She pouted. "I'm waiting." Namewang si Mateo pero nakapikit pa rin at nakatingala. Naiilang man si Clay at parang binibiyak ang dibdib sa kaba. Marahan niyang pinulupot ang mga braso sa bewang nito. Tsaka nilapat ang kabilang pisngi niya sa dibdib ng demanding na binata. She locks her hand behind him and tightens her embrace. She's shaking stupidly like a frightened rat, but she reminded herself that there's nothing for her to be afraid of. "Bili mo ako ng underwear, Tito Mateo, ha?" Nahihiyaman, pilit pa rin niyang pinakiusap. Now she looks so stupid. Utu-utu na siya at gagawin niyang lahat parang nasa mga leching underwear niya. Basta wag lang siyang pahalikin sa alipunga. May alipunga kaya siya? Pakiramdam niya wala naman kasi malinis na malinis to at sa bawat segundo ay palaging mabango. Para tong may balon ng pabango sa loob ng katawan na sumisingaw kapag nasa malapit lang. "I'll buy you dozens," he said softly, which made her smile. But she had to nip her own lip, but what she felt when his arms wrapping over her small frame again. Ewan niya kung hangin lang ba o guni-guni na parang may dumampi sa tuktok ng ulo niya na parang nagpapakaba lalo sa kanya. "Did he kiss me?" He did kiss her this morning and she could not even deny it that she left so peacefully calm with that simple peck on her forehead. Parang ramdam ni Clea na may nagmamahal sa kanya at hindi siya pababayaan kahit anong mangyari.
Napangiti siya at unti-unti na payapang damdamin niya, kaya't wala sa interes na kusa siyang kiniskis ang sariling pisngi sa dibdim ni Mateo. She remained cuddling him for quite a while before she heard a hem. Tulog ka na yata. He cracks a shaky chuckle and so, she instantly pulls back. Sorry. Naiilang nasagot ni Clea kasi halos mapatulon na siya sa papatikal na katawan nito. Nakontento kasi siya at aaminin naman niya o hindi, nasarapan siya sa yakap na yon. Di na rin siya makatingin na maayos at diretso sa mga mata nito dahil nakatitig naman sa mukha niya at para nakangisi pa ang mga mata. Akin ang pambili ng underwear ko. Inlahad niya ang palad para maiba na lang ang usapan at maibaling na sa ibang atensyon. He smiled at her very brightly, a smile she had never seen before. May igugwapo pala ang ngiti nito na parang tinalo pang commercial model ng mamahaling brand ng toothpaste. Come on and let's go. He fixed her hair and foxed a few behind her ear. Nangaligkig si Clea na hindi niya malaman ang dahilan at mabuti nilang tumalikod na to't iniwan siya sa loob ng kwarto. Naiwan siyang parang tangang napapangiti. She wonders how she can still even smile despite her loss. Maybe because she is not dealing with her problem all alone? Noon palaging siya lang. Kahit nang mamatay ang magulang niya at mag-isa siya, ngayon, kahit pa paano, may isang tito Mateo yung nakakausap niya at sinasamahan pa siya. Clea, faster baby. Baby na naman daw. Nandiyan na! He instantly storms out of the room but cones to a freeze when her eyes catch Mateo, changing his long sleeve. Namilog ang bibig niya dahil hubad ito sa itaas at kitang-kita niya ang malaking katawan. Puno ng muscles ang likod nito at may tattoo pa ng rosary na nakapulupot sa baril sa kaliwang balikat. Kumarap siya at gustong alisin ang mga mata pero di niya magawa. Ang alam ni Clea takot siya sa lalaking hubad at hindi nga ba at yun din ang nakita niya na nagdaang gabi kaya nagmadali siyang umalis sa pinto ng kwarto nito sa bahay? Pero bakit ngayon hindi niya magawang humakbang papalayo? She's starting to adore his back and funny how the memories of those hubad culprits try to occupy her mind at that very moment. But she's not that fear anymore. Ano bang meron sa kanya na nakakabawa sa takot na matagal na niyang nararamdaman? Binabaling niya sa isip sa kabilang panig na mga pananaw na minsang pinaniwalaan niya ang mga paniniwalang yon na nakukulong sa kanya sa napakahabang panahon at takot lang talagang maramdaman niya. Tama si Mateo at ngayon, ang pangambay naging isang hindi may paliwanag na init. Diyos ko, bakit nainitan ako habang nakatingin sa katawan ni Mateo? A vision of that black guy while molesting her mother came back. Nakakapit ang lalaking yon at paulit-ulit umuungol sa likuran ni mommy. Was it true that the rapist was enjoying that moment while her mom was not? Kaligayahan ba yun talaga at hindi nakakatakot na bagay at dapat napandirihan? Siguro depende sa tao. Kung iisipin nga minsan paano siya nabuo, kundi yung mabuting bagay sa mag-asawa. Sa mag-asawa, oo, kailangan at hindi yun nakakadiri. Pero sa isang rapist at sa isang biktima, nakakasuka yun. Nahigit ni Clea ang paghinga nang parang uminit ang mukha niya. Hindi tamang napag-iisip niya ng ganon. Kastigo niya sa sarili. Babawiin na lang sana niya ang mga mata nang bigla naman lumingon si Mateo at maang napatitig sa mukha niya. He even stopped himself from pulling his shirt down. Nakasilip lang kalahati ng mukha nito sa uluhan ng damit kaya naman di rin niya napigil mapahagikik. She covered her mouth with her hands and find her steps again. I was right. A girl was ogling my young body. Sabi ni Mateo na nagpatawa sa kanya. Ew, tito. Mahiya ka sa balat mo. Young body, really? And when's the last time you checked your birth certificate? Nakalimutan mo yata ang year of birth mo. I guess you must have said old body. Humagikik ulit si Clea at binuksan ang pintuan para lumabas na. Kung ikukumpara mo naman ako kay Villena, wala namang sinabi ang katawan ng 27-year-old na abogadong yon. Bumalikwas ang labi ni Mateo nang lingonin siya. Nagubad to ng sapatos at pampresidente sa tulis at pinapalitan ng combat boots. In fairness sa attire, ang yabang-yabang kahit naka-t-shirt lang na puti. You're being evil again. I'm just telling the truth and it's for you to become the commentator and spill the truth. Sumulyap to sa kanya at gumisi habang sinisintas ang sapatos. Parang sa tabas ng mukha nito, siguradong sigurado na ito ang pipiliin niya sa pag-apuhan at labanan ng pamatsuhan. Oo nga, napatitig nga siya kanina at imbes na matakot siya ay parang naramdaman niya yung nararamdaman niya kagabi. That weird feeling that triggered her and made her slightly ache. Ache for what? She doesn't know. For a warm embrace, she guessed, a comfort and securement. Sa isang inosenteng babaeng tulad niya ay wala na ibang bagay pa na pa pwedeng isipin bukod sa mga pangangailangan na yon. Silence means yes.
Mateo even enunciated, which made her frown. No, it doesn't. Sometimes it's badly needed to avoid arguments. She rolled her eyes and leaned on the jam. He grins and nods. Very well, baby. He stood up and rubbed Cutie's head. Napangiti si Clea sa pagmamahal nito sa alaga niyang pusa. Not all men are fond of loving kitties, but he does. It was my best armor against my dad's silence, he said as he walked towards her. His dad? Umatras siya ng konti para makaranto sa pintuan. She looks at him while he's closing the door. Di niya akalaing may problema pala to sa sariling ama. Nagka-problema pa palang isang tao tulad nito na parang wala nang mahihiling sa buhay? Your dad? Takang tanong ni Clea. Si dad. Tango ni Mateo at saka dinampot ang kamay niya. He died carrying his ire, which I've caused, of course. Mateo shrugs his guilt. They entered the lift but she just stared at their hands that were locked together. Inaagaw noon ang katinoan ng isip niya at parang di siya makapag-isip ng maayos, pero pinipilit pa rin niya. Hindi ka ba mabait na anak? Your mom loves you so much. Why didn't your dad? Mahal din naman ako, kaya lang, kulang lang siguro siya ng tiwala sa akin. He may have misjudged his own son. He got mad when I joined Navy and got even angry when I joined the Royal Navy in Britain. Akala niya kinilimutan ko na ang pamana niyang kumpanya. He said sadly. And then glanced at her before they stepped out of the elevator. Sa isang office siya ni Mateo hinila at may kinuha lang doon na susi sa may tabi ng pintuan matapos na automatic na bumuka sa salaming pinto. Ayaw kasi siguro niyang mapahamak kaya ayaw niya sa military. Sabi na lang ni Clea nang itapat nito ang mata sa isang aparatong nakakabit sa dingding para sumaran na naman ang pintuan. It is a retina scanner and she can't even believe that the end is as high-tech as that. After that, they faced the elevator again and walked in. Siguro oo, pero isa lang yon sa maraming dahilan niya. Sa tagal ko nang di naaalala, minamanipulan niya ang buhay ko. Nung bata ko, hindi man ako nakikipaglaro sa labas ng Blue Mansion niya. Kapag nakauwi na siya, mag-aaral na ako at wala nang gagawin pa. Nakakalalo lang ako pag wala siya. Niayaw niya ako magkaroon ng kaibigan. Si tatay, napaka makapanguyam na tao. Wala siyang pinagkakatiwalaan maliban sa mama ko. Siya ay mayabang at hindi handang magtapat na kahit ano, kahit sa kanyang pinagkakatiwalaan. Napatingala si Clea dito at di naman ganun kalungkot ang mukha ni Mateo. Pero nakikita niya hindi rin yan masaya. Malabo at kumikinang pa ang mga mata niya. Kahit papaano alam niyang napakasakit noon. Namatay ang kanyang mga magulang, ngunit wala silang anumang pagtatalo o hindi pagkakaunawaan sa oras ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ngunit napakasakit pa rin para sa kanya. Gaano pa kaya kay Mateo na wala siyang ibang mapagpipilian kundi ang pakawalan ang sariling amang may pasanin sa puso at dinala to hanggang sa sementeryo? Do you hate him? She managed to ask but his lips curled in a very facile smile and he looked down and licked his lips. Lalo na mula ang labi nito at di naman niya alam kung bakit, parang naparunok siya ng daway. Di pa siya nahahalikan ng lalaki kung hahayaan niya na lumapit ay isang lalaki para halikan siya, mas gugustin niyang kasing seductive ang labi niya. Ang kay Mateo, payat at pula, medyo natural ang pagpout ngunit hindi napapansin. Agad binawi ni Clay ang kanyang tingin nang itagilid ang ulo para sumulyap sa kanya habang naglalakad sila. Umiling siya at napuno ng panghihinayang ang gwapo niyang mukha. Hindi ko ginawa at hindi ko gagawin. Mahal ko ang aking ama kahit sa tingin ko. Kinuha niya ang bawat masayang bahagi na dapat kong ginawa pagkabata. I'm speechless. She stuttered. Akala ko hindi nagkakaproblema ang mga taong kagaya mo. She blinks when he never leaves her eyes. Saglit tong di nagsalita at tapos ay ngumiti na sa isa lang sulok ng labi ay tumaas na naman. Babae, problema ko rin. He teased. Clea dilated her eyes and kept her smile for herself. I don't believe that. Kahapon lang may babaeng humahabol-habol sa'yo tapos sasabihin mo problema mo, babae? I may be naive but I wasn't born yesterday, Tito Mateo. Tumawa to na mahina at saka binuksan na isang nakasaradong garahe. Mga motor na nakagarahe roon. Tansa ni Clea nasa amin anim malamang. Mga bagong modelo at iba't ibang kulay. Bakit dito? Takang tanong niya nang bitawan ito ang kamay niya para lumapit sa isang glass shelf na may mga helmet. We'll use one of my bikes. Dadaan tayo sa lola mo? Anito sa kanya. That made her heart startle in surprise. Parang biglang naglahong lungkot at tuwa sa dibdib ni Clea. Buong akala niya bibili lang sila ng bra at panty, yun pala, dadaanan na siya sa pamilya niya. Kahit kasi anong gawin ng mga yon na pagtataboy sa kanya,
Di maitatagong mahal niya ang taong yon kahit na hindi siya kinikilala bilang isang Mendez. And it's not her nature to keep anger inside her heart. For her, it's better to accept the truth and live with it than to die having it. And she still believes that the key to a happy life is pure love and forgiveness. Talaga? Naiiyak at nangiting tanong ni Clea nang tumayo to sa harapan niya. Pero para nakaramdam din siya ng takot dahil paano kung magalit ang tito niya. Di naman siya lumalaban sa mga yon kahit masasakit ng mga binibitawang salita sa kanya. Si tito? She terrifyingly asked, looking at Mateo's determined eyes. Di na pinansin ng ayos-ayusin ito ang buhok niya. Magagalit siya. Paalala pa niya in case na nakalimutan ni Mateo ang masungit ang tito niya. Magalit siya. Anito na parang di man lang kinabahan. Samantalang siya hindi alam kung paano iyahanda ang sarili niya sa galit noon na sasalubong sa kanya. I don't fear anybody. Baka pagdugin ko ang bibig niya oras na magbagting ang mga tenga ko kapag nagsalita siyang di maganda. He puts the helmet on her hand. Please don't. He's still my tito. Pakiusap ni Clea habang inaayos ang headgear at kasama rin ang buhok niya sa may balikat. Hindi ko may papangako. Ang mga babae tinatrato sa kung paano nagsasalita at kung paano sila kumikilos sa ibang tao. At di ka karapat dapat ratoy na para isang malditang kaaway na nagdudulot ng malawakang pagkawasak sa pamilya. Ikaw ay kanyang pamangkin. Sariling dugo at laman at higit sa lahat tao. Siya dapat nagpoprotect sa iyo. Pinanood ni Clea si Mateo habang naglalagay na sariling helmet. Masungit ang mukha nito at parang manununtok talaga kapag napamali ang litanya ng Tito Tristan niya. Pero anong magagawa niya? She wants to warn with them too and be with her Lala. So prepare yourself, for I cannot really promise. Sumampa nito sa malaking motor na kulay puti, kaya sumunod naman siya. Kung gaano man to kalaki, ganon din naman ang sasakyan. Kaya magmumukhang umano na naman si Clea. Naunano, basta huwag mong lalakasan ng suntok ha. Love ko pa rin si Tito kahit masungit siya sa akin. Pakiusap pa rin ni Clea pero natawa lang si Mateo. No problem. He offers his hand to her to support when she climbs up on the motorcycle. Pwede na sa kanya ang maghapong tulog. Nagmarcha siya na wala sa oras. Wag na nga kasi. Oo na. Only a 30-minute out of consciousness just for him to learn. He repeated. Napabuntong hininga na lang si Clea, tsaka umawak sa kamay nito para makasakay. Praying that the two cockiest guys in the whole world will never collide. Hold tight, Clea. Anito nang start ang motor. Maangsya at walang paalam na napayakap kagad dito. Baka kasi panda rin kaagad, imahulog pa siya. Bilisan mo ba? Mabagal ang gusto ko, tito. Ayoko nang mabilis. She shakes his waist. We'll take it slow at first and then I'll go fast, he said, angling his head to sightly see her. Para nakikita niya mga mata nitong nakangiti. Hindi lang niya nakikita ang mga labi, but she's kind of familiar with that naughty green eyes that turned devilish at some hours of the day. Parang kalokohan lamang ang isip ni Mateo at di naman seryoso. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.